corrupt, manluloko, di tapat maningil ng buwis. Sino kaya ito? Tara, kilalanin natin siya. Good morning guys, this is Brother Ram, your tactical preacher. This morning, let me preach to you. Si Mateo ay isang hindi tapat na maniningil ng buwis na hinugis ng kasakiman hanggang siya ay tinawag ni Hesus Kristo bilang isang disipulo. Una, nasulubong ni Hesus si Mateo sa Kapernaum sa kanyang tanggapan ng buwis sa pangunahing daan. Nagtipon siya ng mga tungkulin sa mga na-import na kalakal na dinala ng mga magsasaka, negosyante at caravans. Sa ilalim ng sistemang imperyo ng Roma, si Matthew ay nagbabayad ng lahat ng buwis ng maaga. Pagkatapos ay kinukolekta naman niya ito sa mga mamamayan at mga manlalakbay na may mataas na tubo at kita. Sa panahon na yon, ang mga maniningil ng buwis ay totoong masama sapagkat sila ay nagpapatong ng malaking tubo sa mga utang at mga buwis upang matiyak ang kanyang personal na kita. Dahil siya ay may koneksyon at basbas sa mga sundalong Romano, walang sino man ang sumasalungat sa gawaing ito. Mababasa sa Matthew chapter 9, verse 10 to 13, nangyari na nang si Jesus ay nakaupo sa hapagkainan ng bahay, narito ay dumating ang maraming maniningil ng buwis at ang mga makasalanan. Siya ay naupo upang kumain kasama niya at ng kanyang mga alagad. Nang nakita ito ng mga Pariseo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Bakit ang guro ninyo ay kumakain kasama ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan?" Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Ang mga malulusog ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may mga sakit. Humayo kayo at pag-aralan ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang hindi tawagin ang matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Sa araw ding iyon, inanyayahan ni Jesus si Matthew na sumunod sa kanya. Isang malaking kapistahan ang hinanda ni Matthew sa kanyang tahanan sa Kapernaum na inanyayahan ang lahat ng kanyang kaibigan upang makilala si Jesus. Simula noon, sa halip na mangolekta ng pera sa buwis, tinipon ni Matthew ang mga kaluluwa para kay Jesus. Sa kabila ng kanyang makasalanang nakaraan, si Matthew ay kwalipikado upang maging isang disipulo. Siya ay isang tumpak na tagamantay ng talaan at masigasig na tagamasid ng mga tao. Nakukuha niya ang pinakamaliliit na detalye. Ang mga katangiang iyon ay nagsilbi sa kanya nang isulat niya ang Ebanghelyo ni Matthew. Si Matthew ay isa sa mga pinakaradikal na nagbago ang buhay sa Biblia. Bilang tugon sa imbitasyon mula kay Jesus, hindi siya nag-alinlangan at hindi siya tumingin pabalik. Niwan niya ang buhay, mayaman at siguridad para sa kahirapan at kawalang katiyakan. Inabandona niya ang kasiyahan ng daigdig at ito ay para sa pangako ng buhay na walang hanggan. Sa huli, naway maging katulad tayo ni Matthew na agarang sumunod sa Panginoon ng panahong tawagin siya. Sapagkat ang Panginoon ay dumadaan sa buhay natin sa gitna man ng ating mga kasalanan. Katulad ni Matthew, tinawag siya ng Diyos sa kasagsagan ng paggawa niya ng mga kasalanan. Mga ka-tactical preacher, huwag tayong mawala ng pag-asa kung tayo'y nakakagawa ng mga kasalanan. Sapagkat ang Panginoon ay lalapit sa atin sa gitna ng paggawa natin ng mga kasamaan. Sa huli, naway maging katulad tayo ni Matthew na agarang sumunod sa pagtawag ng Panginoon at imbitahan pa ang ibang makasalanang tulad natin na kilalanin ng Diyos at sumunod sa kanyang mga kautusan. Naway huwag tayong maging katulad ng mga Pariseo na mapanghusga at lagi naghahanap ng kamalian sa ating kapwa. Sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay makasalanan. Oo, ikaw, ako, tayo, kayo ay tinatawag ng Diyos upang sumunod sa kanya. Once again, this is Brother Ram, your tactical preacher. Keep safe and God bless us all.